guys, welcome back sa ating channel mga katiats. At sa iyo na bago pa lamang sa aking channel, you are welcoming here and I wish you all the luck, happiness, love and health in this year 2022 and to this coming years to come. At shout out sa lahat ng aking followers all over the Philippines and in the world. Maraming salamat guys. At ngayon atin ang tatalakayin itong treasure marker na sa palagay ko ay final pointer to the treasures. Alright mga katiats, ito yung araw na sinasabi ko na wala pa sa mga treasure code books kakaibang araw ito. Ito ay very deceiving. Iba't iba ang kanyang mukha. Meron siyang tatlong mukha sa isang barya. Alright, so kung atin suriin ito, meron siyang itong hindi mo tumahalata na isang dot sa gitna. Napagitna talaga yan. Ngayon, meron siyang klaro na letter V na sign. Ang pagkaiba niya nga lang ay meron siyang tail na nakaganyan. Okay, so ano nga ba ang kahulugan ng V na may dot? Okay, ang V na ganyan na may dot, that is open tunnel. Ang tunnel ay open, madaling hukayin, walang nakatakip, lupa lamang. At ang tunnel ay nasa 5 meters distance lamang given sa dot o sa letter V na arrowhead. Ngayon kung atin naman ito baliktarin mga katiets, ang kahulugan niyan ay maiba naman. Example, baliktarin natin yan, atin gawin na ganyan. Ang kahulugan naman yan ay doorway na yan. There is a doorway and the item is inside the tunnel. Doorway and tunnel. Kaya depende yan kung saan tayo nakatingin. Kung dito tayo nakatingin, katingin dyan, that is doorway sa papunta doon. At kung dito naman tayo nakatingin, that is open tunnel. Napapunta naman rito. Okay, so sa tingin ko dyan ay malaki ang role nitong naka-carve na line. Okay, atin yan i-analyze ngayon. Okay, so ito yung guys, ang unang gawin natin ay atin take for granted na ito ay letter V. Okay, na may dot. Meaning, treasure on the spot pa rin yan, treasure under. Ngunit, meron siyang distansya. Okay, ang unang pag-decode nito mga katiets, ito'y final pointer to the digging spot. Ang tinuturo nito ay itong digging spot na talaga, doon na tayo maghukay. So, ang unang tinuturo niya ay papunta dito, sa south, and distance is 5 meters only. Wala nang ibang distance, isa lang ang given niya, 5 meters. Lakihan lang natin ang hukay para maisama na yung 5, make that 4 at 5 meters. So ito yung ating unang hukay, digging test dig hole, test dig lamang yan, papunta tayo ng south, 5 meters. Okay mga katiyats, ngayon ang pangalawa ay kung dito naman tayo nakatayo at nakatingin tayo dyan, iba naman ang kahulugan niyan. There is a doorway somewhere sa likod natin. Ang doorway ay papunta diyan, which tinuturo nitong napakalalim na pagka-engrave niyan na linya. So ma-estimate natin yan guys. Itong linya na ito ay kunin natin ang kanyang haba sa inches. Sa tingin ko yan ay nasa 8 inches yata yan. So convert to meters, meron tayong 8 meters pangalawang distansya. So meron na tayong 5 to 8 meters. Or kung 9 inches man yan, yan ay 9 meters. Ngayon ang gawin natin para matukoy natin yung distansya na yan ay matukoy natin ng eksakto ang digging spot ay ating kunin ang mga itong corners nitong letter V.
Okay, kasi lahat naman ng treasurer ng Yamashita ay gumagamit sila ng mga direksyon, which is they're using compass. Kung wala silang compass, ginagamit nila ay relo. Yung kanilang relo, ang alas 12 niyan ay norte. At ang alas 6 ay south. Ang alas 3 ay east. Ang alas 9 ay west. So atin ito ay cross, guys, para makuha natin ang apat na direksyon ng compass. Okay, at kung napansin nyo, kung itong B dito ay ilipat natin dito, nakaganyan yan. Kung ilipat natin sa ibabaw. Okay, so perfect na yan na direksyon na apat na direksyon ng compass. Okay, so meaning to say, lumihis kunti ang item nandito lang. At papunta yan ng dyan, papunta yan ng northeast sa banda rito. At ang unang distansya sa paghukay ay given sa 5 meters. So dito, example ang 5 meters. Dito muna tayo maghukay, test dig dyan sa tubigan. Ang maganda dyan, guys, ay tusok-tusokin nyo lang ng kabilya. Meron kayong kabilya, tusok-tusokin nyo lang ng 2 meters na haba ng kabilya. Malambot lang kasi ang putik na yan. Pag merong tatamaan na medyo malapad na bato sa 1 meter or 2 meters, hukayin nyo na. Kasi baka yan ay concrete box. Karamihan ng mga treasure sa palayan o sa ganyan ng mga putikan sa bukid ay concrete box ang nilagyan nila. Okay, so kung wala kayong napansin dito, walang natusok na malapad na bato sa 5 meters, punta kayo sa 10, make that sa 8 meters. Saan nga ba natin nakuha ang 8? Dito yan, sa haba nitong curve line na sinukat natin kanina by inches. Okay, so ayan, 5 meters, kulayan natin ng pula ang ating mga digging spot. 5 meters at 8 meters papuntang, kung atin na ni-angle ay nagaganyan yan. Northeast yan sa degrees na 20 degrees lang ata yan of northeast. Okay, at ang ating unang hukay ay 5 meters lamang dito sa south. At yan ang maganda dyan, guys, kasi yan ay final pointer to the digging spot. Sa unahan yan ay makikita naman kayo dyan ng mga iba pang mga bato na mayroong marka sa distance na 9 to 15 meters. Ay mayroong pang mga kasamang bato yan na nagtuturo papunta dyan, papunta sa marker na ito, which is final arrow or final pointer to the treasure. Okay, guys, sana ay nakapagbigay ng kaunting kaliwanagan sa mga itong enigma ng mga Japanese treasure codes. Ako'y magpaalam na. See you on my next video. And may the fortune, the love, and the luck in this world will be yours. Ciao for now.